Ay, by the way, napag-uusapan natin yung bang mga kanta-kanta, ano po, mga kaibigan. Alam ba ninyo, etong si Freddie Aguilar, meron na namang ginawang kabalbalan. Ha? Sabi ko sa inyo, ano ito eh, fake ito eh, mga kaibigan eh. Eto huy, mahilig talaga mangopya eh, ng kanta. Ika nga, walang pakundangang pambabastos at paglabag sa batas. Ha? Ang ginagawa nitong matandang ito. Mas matanda sa akin yan eh, mga kaibigan eh. Ngayon, ito ho, may panibago na namang kalukohang ginawa yan. Si Ferdinand Aguilar, mga kaibigan, ho. Ang ginawa niyan, meron na namang ninakawan ng kanta po ito, mga kaibigan. Ha? Yung isa naming dating kasamahan nung araw na yung nilikha niyang awitin, akalain ninyo inilalako ngayon ni Freddie Aguilar na siya kumanta. Ang problema, ha? Binigyan niya ng credits yung talagang may gawa nung kanta. Ha? Pero hindi ho siya humingi ng pahintulot. Yan ho ay violation ng intellectual property rights. Pag nanakaw po yan, mga kaibigan. At eto ho, galit na galit ngayon, yung may bahay nung gumawa ng kanta na yan. Sino ba ang may gawa nitong kanta ngayon na ninakaw na naman ni Freddie Aguilar, lumalabas, mga kaibigan? Ang may gawa po nito ay si Albert Pancho. Ito ang sinasabi ho dito, ha, mga kaibigan. Sino ba si Albert Pancho? Ito yung mga kasabay namin nung araw. Alam ba ninyo yung Albert Pancho? Ang galing nun. Ang tawag sa kanya, Don McLean of the Philippines, mga kaibigan. Ang galing nun. Ang may bahay po nito, folk singer din. Kasamahan din namin nung araw. Si Menchi. Ha? Si Menchi naman ay kapatid ni Marlon Cedinho. Ha? Si Marlon Cedinho, para kong kapatid yun eh. Yun naman yung James Taylor of the Philippines. Madalit sabi, ito sila, Menchi na ito, sila, dahil kaibigan ko nga si Marlon, halos lahat ng kapatid ni Marlon eh, kakilala ko, marami magkakapatid yan eh. Oh, kakilala ko lahat yan eh. Oh, mga kaibigan. Ngayon, eto ho, galit na galit, nagpo-post nga ngayon sa social media, si Menchi, para ipabatid sa publiko, hindi nang hingi ng permiso sa kanila ito. At pangalawa ho, binago ng konti yung lyrics. Pagkatapos, wala namang recording ngayon, di ba mga kaibigan, mga plaka? Ito'y online nilalako ito ni Aguilar eh, mga kaibigan eh. Ang pamagat ho, nung awitin, kwan eh. Ano ba pamagat nito? Awit ng ina? Parang ganon, ha? Ang pamagat, awit ni ina. Ha? A mother song. Oh, mga kaibigan. Ito, in-upload ngayon. Doon sa may mga bayad na, ano, di ba? Kamukha nung, ano ba tawag mo ron? Ano tawag doon, kwan? Yung, pwede mag-up, yung, magda-download ka ng mga kanta, may bayad yun eh. iTunes, ganun, di ba? O kung ano-ano. Spotify, yan. Meron pa yatang ibang site. Ito, in-upload. Inilagay niya nga yung pangalan nung may gawa nung kanta, ha, mga kaibigan. Pero,
binastos niya. Alam niyo kung bakit? Pinalitan niya ng lyrics. Sipin ninyo, mga kaibigan, ha? Eh, ang pangit mag-lyrics nito si Freddie. Di ba? Wala namang kantang, halos walang kantang original to eh. Yung original niya, yun ang mga hindi bumenta. Pero ang bumenta, eh puro hindi kanya eh. O di ba sinabi ko na sa inyo, bigyan ko kay yung anak, nako, ang laking issue niyan, baka kala ninyo. Nakulong pa siya dyan eh. Ah, may pahabol-habol siya, siya pinakulong, mga kaibigan, ng biba. Ah, na ano yan, nakulong yan sa akrami. O ngayon, eto ah, hindi ko na babanggitin muna sa inyo at ikukwento yung tungkol sa anak. Ha? Pero sisiguraduhin ko sa inyo, hindi siya may-ari niyang kantang yan. Ha? Oh. Sample. Ito'y, ano to'y? Talagang puro violation ng IPR, eh, ng Intellectual Property Rights. Ano tawag mo rin sa kantang Kumusta ka aking mahal? Ha? Alam niyo ba kung ano 'yon? Adaptation eh. Pinalalabas niya Words and Music siya, 'di ba? Alagay sa plaka. Siya nga ba? Hindi. Gusto niyo? Kabisado ninyo letra niyan. Ha? Kantahin ninyo. Manap kayo ng kasabay. Ang kakantahin eh. If you sing me a love song. Di ba? Oh. Sige. Subukan ninyo kantahin. Kumusta ka aking mahal? If I sing you a love song. Oh. Ano susunod sa kumusta ka aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Di ba? Ay, so if I sing you a love song, anong susunod? You will always remember. Di ba? Oh, mga kaibigan, oh. Eto nga ho ngayon, ha? In regards to the issue of recording the original one, ito ha, referring ho ito dun sa awit ni ina. Ang sabi ho dito ni Menchi, in regards to the issue of recording the original one, without permission, that was discussed that time we went back to Manila for a holiday in the late 80s. Ayan, nagkausap pala sila rito eh. Oh. There was a royalty being issued, if I can remember, and was donated to a family member. However, that was the first and last, and we never heard from the record company since. Once again, Albert and I have never made a big deal out of it, as Freddie has always been a friend for a long time. If someone, our fellow musos in the Philippines, can help us find out about this link, would really appreciate if they can remove Albert's name as the lyricist. And by the way, if anyone can talk to Freddie about any royalty owing, no matter how small amount it may be, as I mentioned on my other post, Albert and I are most happy to donate all of it to the folk singer Focus. Many thanks for all. Yan ang sinabi po nung may-ari po ng kanta. Talagang itong si Freddie walang gagawing mabuti.
Ito, ngayon, kasalukuyang nagpa-fundraising yung mga taga-brothers Mustas. Alam niyo sa akin, eh, hindi ko nasasabi, may mga tumatawag din sa akin. Siyempre. Eh, pero, ito si Aguilar, pagkatapos na ma-discuss ko dito yan, nung unang-unang sabihin ko, ng unang casualty nito pong lockdown, mga kaibigan, dahil po sa pandemic, akalain ninyo, nagyabang doon sa iba, nag-post. Pumunta raw sa NCCA at meron daw binibigay doon. Ang dami nagreklamo, hindi sila makakuha. Ang dami raw pala requirements na iningi. Isipin ninyo, pinagod pa yung mga tao. Oh, but hindi na lang ikaw nagbigay ng kwarta, di ba? Ang dami mong pautot para nagmamagaling. Yan ang sinasabi ko. Dito sa industriya kasi nito, ang daming nagmamagaling. Sa totoo lang, eh, sweetik, di ba? At kasasabi lamang natin noong Lunes, hindi ho ba ang dapat na inuumpisahan na ngayong sa information mula sa gobyerno natin. Kasi po, palapit na tayo sa panahon ng tag-ulan. Katulad ngayong araw, umulan ng ngayon, ha, bago patungo tayo sa himpilan. Lakas ng ulan, di mo makikita karsada. Bagamat walang masyadong sasakyan na kasabay tayo, nakakatakot din. Eh. Wala ka nakikita. Eh. Lalo na mga walang hiya yung truck na nagsisipagbiyahihan ngayon. Hindi naman mahuhuli sa pupuntahan dahil wala naman traffic. Eh, kung nakikipagkarera pa eh. Eh ngayon, mga kaibigan, ba't natin nasabi yan noong Lunes? Ang tanong natin kasi, eh ano ang epektong possible na epekto? Kung sakasakaling magkaroon ng ulan o bagyo, ano epekto nito sa lockdown at quarantine? Ano rin ang epekto nito o possibility, mga kaibigan, na maging epekto nito doon sa pagkalat ng epidemic? Meron ba? Eh wala, laging huli itong mga ito eh. Halimbawa, katulad ngayon, nagpapatupad ka ng lockdown. Oh, eh, bumaha. Ano, yung tao hindi lalabas ng bahay. Malulunod na dun sa loob ng bahay nila. Eh, kanina nga, inadaanan kong checkpoint. Wala nang checkpoint eh. Point na lang eh. Yung check, wala na eh. Eh, siyempre, sisilong yung mga pulis at yung mga sundalo. Magkakasakit yun. Saksakan ng init kanina, mga kaibigan. Malapit-lapit na sa init ng impyerno. Yung bakasyonan ni Era pagdating ng araw. Doon ang rest house nila sa impyerno. Yung mga magnanakaw. Sipin ninyo summer house. Saan ba summer house mo, Era? Doon sa impyerno. May mainit doon. Eh, nanaginip nga tayo eh. Eh, si Erap daw eh. Eh, ano eh, na-COVID. Eh, tapos eh, diretso sa impyerno. Eh, ngayon no, nung nasa impyerno na si Erap, napanaginipan ko to ha. Nasa impyerno na raw si Erap, mga kaibigan, eh sumisilip siyang ganun. Dumudungaw siya. May apoy-apoy eh. Nakita niya eh, yung parang, tas may pintuan eh. Sa gilid ng mga pintuan, may apoy eh. Naglalagablab. Sumisilip siya. Nakita siya ngayon ni Satanas. Sabi, oh, ikaw pala yan, pare, Erap, halika, masok ka rito, ikaw pala yan. Tinawag siya ni Satanas.
Pumasok ka rito, Anya, sabi ni Satanas. Sabi raw ni Erap, ayoko dyan, mainit. Ba, hindi mainit dito. Dito sa loob, air condition dito. Alika, pumasok ka. Dyan, mainit dyan. Ba, pumasok si Erap. Ba, o nga, no? Malamig nga, no? Pakatapos, sabi ni Satanas, alam mo, pa Erap, lahat ng meron ka dun, ha? Meron dito niyan. Katunayan, naghanda na dyan, no? Nakahanda na. Meron tayong mga chicks dito, mga bata. Yan ang mga gustong-gusto mo eh. Mga minor di edad pa nga gusto mo eh. Oh, ito na, panaginipan ko lang, no, ha? E di ngayon, sabi raw niya, talaga? Oh, Anya, sabi ni Satanas, pumunta ka riyan, ha? Diyan sa itaas, sa second floor. Meron diyang aquarium. Mamimili ka ng babaeng gusto mo ron, ha? Lahat siya magaganda, pumili ka na. Pwede ba dalawa? Sabi ni Rap. Pwede! Sige, pili na. Ba, pumili raw si Rap eh, ha? Tapos kinuha niya yung babae. E tapos bumaba ulit si Erap, pumunta kay Satanas. Sabi raw ni Erap, e pambira ka naman pare, niloloko mo ko eh. E bakit, Anya? E sabi, pambira ka naman eh. Yung binigay mo sa akin babae, wala naman butas eh. E sabi ni Satanas, e gago ka pala eh. E kung may butas yun, di langit ito. si Eduardo Humakito. Oh. Kung tatlo kayo sa isla, si Erap at Lito Lapid na lang ang kasama mo, pero kailangan mo mamili sa dalawa, sino pipiliin mo? Ha? Eh wala, lalanguy ako. Papakain ako sa pating. Oh. Sige. Kamba, magandang araw. Nagpapasalamat lang tayo sa DS na balik. Wala na yan. Nasabi ko na yan. Loko yan eh. Si ano yan eh. Si Virgil Garcia. Yan, nanonood ha. Si Romel Penecitos, watching from Sauyo, Quezon City. Armando Uy, I might visit. Sige, oh, bumisita kayo. Si Alberto Arevalo, Emilski Zapata Sablan, Virgie Nale Loverne, ng watching from Mandaluyong. Ompo Bermudez, Rudy Santos, bandang horoscope, ha? Sa California, si Paul Mabasa, Ricky Alfonso, Gerardo Retriva, Rosalini Jezabela, Delta Mike, si Juan, ay, nabanggit na ito. Noli Jacinto, yan. Willie de la Cruz, John Remle, ng Bawang La Union. Si Christian, nanonood din. Ha? Jing Susano Gregorio. Si Arnel Valenciano. Si Catherine R. Uy. Si Annalyn Lopez. Ha? Hans Kuini, yan, ng Pampanga. Oh. Si Ronald Ron Oroseo. Ha? Si ano to? David Lazabak, ha? Si Bio Obayo Gentry ng Jeddah Kingdom of Saudi Arabia. Mike Oishi. Sino pa? Si John Lloyd Cruz. John Lloyd Cruz.
Huwag kayong gagamit ng ganyan mga pangalan. Ah, halata mga trabaho nyo eh. Di ba? Oh, si Edwin Angara ng Australia, DC Encarnacion, Reddy San Miguel, Gina Mercado. Oh, napakinggan nyo ba si Bongbong Marcos sa isang programa, sa isang impilan? Ala eh, sabi niya, simula nung bumalik kami rito, ang daming ganyan. Ibig sabihin, peke. Itong peking to, ang daming kwento nito. Kaya pala, mukhang kabayo to, alam mo kung bakit? Mahilig sa kwentong kutsero. Yung mga lumang kwento na nasagap niya lang, mga kaibigan, ilang taong ka lang. Gago, paano ka magiging anak ni Marcos? Ilang taong ka? Tsaka yung Marcos, di nanganganak ng kabayo. Di ba? Pero may tao nanganak ng kabayo. Ikaw naman oh. Ambitious. Ambitious. Wala na tayong oras. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Freddie Aguilar. Dito'y makikita mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Buhay ng buhay.